Yes, good morning po, ayan. So, sa dinami-dami po ng naisip ko kung anong pwede i-vlog. So, newbie po ako sa pagbablog. Pero, naisip ko po yung kung anong experience ko ang pwede ko i-share. Kung ano yung natutunan ko sa aking buhay. Kung ano yung pinagkakabuhayan ko. Hindi po ba? Marami po kasi ang interesado na magtayo ng isang maliit na negosyo, kahit maliit lang, na masasabi mong sa'yo, makita ng marangan, makita ng malinis, sabihin na natin above average yung inikita. Ang mahalaga yung may maipundar ka. So, ang pupundar naman ng negosyo ay abilidad lang yan, tsaka siyempre experiences. Ako po kasi matagal din akong nag-ahente ng automotive parts. Nadistino po tayo sa Rebisiha, Bulacan. At saka siyempre, magbabasa ka ng mga informative materials like watch ka sa YouTube. Basa ka ng mga materials about how to start a small business. So ako naman po, sinimulan ko isang motorcycle parts shop. Isang maliit na shop po na meron ako ngayong apat na mekaniko. Tapos marunong din po akong gumawa. So advantage po yung marunong ko din gumawa kasi minsan kulang yung mga manggagawa mo, marami nagpapagawa. So advantage din, extra income. So may customer naman kasi na minsan nagbibigay ng tip. Keep the change. Kasi nakita nila maayos ang gawa mo. So, yan. Di-discuss din natin yan sa mga susunod nating videos. I hope lang na yung aking vlog o yung aking materials ay maging isang kagamit-gamit po sa pagninegosyo. So, bago po natin simulan, manalangin po muna tayo ng isang maigling panalangin para po gabayan tayo ng Panginoon para po sa kaong lahat ng ating mga sarili at ating sambayanan. Yes, Panginoon, ako'y nananalangin po, Panginoon, na maging kagamit-gamit po ang aking karanasan, ang aking mga maipopost po na video ay maging kagamit-gamit po sa mga makakapanood at makakarinig ng aking mga sinasabi na ibinasi ko lamang po sa aking mga karanasan bilang nagtatrabaho. Yung panahon na ako'y nagtatrabaho pa lamang sa mga kumpanya na aking pinasukan, Panginoon. Ang panalangin ito, Panginoon, ay gabayan mo ang bawat isa. Bigyan mo ng kaliwanagan kung gusto man nilang magnegosyo, kung gusto nilang sundin ang aking mga payo na binabase ko lamang sa aking mga karanasan, experiences. At salamat po, Panginoon, sa araw na ito at bigyan mo kami ng pagkakataon na makapakinig at makapagsalita at gabayan mo ang aming mga topic, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito ating panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, sa pag-i-start po ng negosyo, mahalaga rin po yung pananalig sa Panginoon. At ang Diyos po ang gumagabay. Siya po ang nagbibigay. Siya po ang nagbibigay sa inyo ng kaalaman, ng talino. Kung nararapat mo ba na simulan ang mga klase ng negosyo na makapagbigay, inawa sa iyong pamilya. So, ang number one priority po natin dito naman ay siyempre kumita ng marangal para sa pamilya. So, simulan na po natin yung ating mga tips kung paano po magsimula ng isang maliit na negosyo gaya ng motorcycle parts. So, number one po kailangan siyempre yung kapital. Yan. Kahit na anong negosyo naman, nangangailangan po ng kapital. So, marami po ang pagkukuha ng kapital. Meron pong naloloan na kapital. So, meron kayong sources kung saan magloloan. O kung meron kayong mahihiraman na kahit kamag-anak. Hindi lang po kalakihan. Siguro mga 100,000. 50,000 kung kaya mong palaguin. At marami po kasing klase
ng pagsisimula. Ako po kasi ay bago po ko nagsimula ng tindahan ay pinahiram ako ng aking tiyahin ng 200,000. So sabi ko, since wala pa akong sisimula na tindahan, inirolin ko po yung pera na pinahiram sa akin. Binili ko po ng parts habang aking nag-aahente. Inaalam ko po kung anong mga pangailangan ng aking customer. So extra income. Sideline, eka nga. Siyempre, hindi ko tinuturo dito yung mag-sideline habang ikaw yung trabaho. Kaya lang po, 90 din naman yun ng mga customers natin na hindi ka lang mabubuhay siyempre. Sa nabuhay mo, kailangan mo rin ng mga extra sidelines para kumita na hindi naman makakasira sa time frame mo, sa oras ng iyong trabaho. So, siguro pasundot-sundot, pwede. Yun nga, kapital. Number one yan, kapital. Kailangan mo ng kapital, pera. Mahalaga, pinakamahalaga yan. Kapag sisimula ang negosyo, ang isang maliit na kapital o malaking kapital. So, advantage yung malalaki yung kapital, siyempre. Makakapuhunan na sila ng malaki. Makakabili na sila ng mga parts na pwede nilang itinda. At saka, advantage ng parts, hindi siya nabubulok. So, bibigyan ko rin kayo ng tips kung ano mga dapat nyo tinda sa susunod natin mga video. So, number one is capital. Number two, yung area or place ng paglalagyan mo ng yung paninda. So, yung iba kasi, kagaya sa Maynila, Divisoria, yan, mga Changi, mga night market. Yan. So, kung may source ka dun, maganda yung night market. Hindi kalakihan yung binabayaran mong upa. Kasi, alam ko, sa Divisoria is ticket lang. Or, siyempre, sa una, kukuha siguro ng permit. Pero yung masusunod na bayarin is ticket na lang. Tsaka sa Manila kasi maganda market. Nasusunod yung price. Kami kasi dito sa province, medyo talagang ang presyo medyo batakan. So, another issue naman yan. So, place and area. Mahalaga yan. Place and area. So, magsisimula. So, maganda advantage yung hindi ka na uupa. Ako kasi hindi naman ako umuupa. Kaya, kung halimbawa, ang pinakamababa kong upa is 3,000. So, ang kaya advantage, masisave mo na yon. So, hiwalay mo na kung ikaw gumikita. Kunwari, umuupa ka. So, save mo na yon for emergency purposes. So, number 3 is product line. So hindi lahat nagbo-motorcycle is motorcycle shop ay naging successful sa kanilang venture. Isa kasi, kaya hindi sila naging successful kasi yung maling timing ng pagbubukas. Isa kasi yung nagbukas ka off-season. So, kailangan maghihanda ka na sa magiging talo mo. Halimbawa sa upa, kung kaya umuupa, okay lang kung hindi. Pero kung ikaw may umuupa, off-season ka nagsimula, medyo talagang magpapaluwal ka, eka nga. Pero sa motorcycle parts naman, kung malakas ka na, wala namang off-season na. So ako, hindi ko naman naramdaman yung mga off-season na yun kasi kilala na kami, kilala na ako doon sa place namin. So, another topic po yan. Ituturo ko sa inyo. So, number 3, product line. So, number 4 is the target market. Yan, market mo, ano ba? Motorcycle parts ba na pan-tricycle? O accessories ba ang gusto mo? Yung mga N-line? Yung mga mamahalin ba gusto mong itinda? So, kung limited naman yung sources o yung kapital, kung simula ako kung ano yung mga gamitin, so, tuturo din natin yan. So, mamili ka. Ano ba target market mo? Tricycle ba? Or yung mga single, yung mga Yamaha, Mio. Yan. Malaki yung market po ng Mio. So, ituturo rin po natin yan kung ano sisimulan nyo sa ibang videos po natin. So, number 5 po. Kailangan mo ng product knowledge. Ayan.
So, yung knowledge mo sa pagtitinda. So, hindi lang, minsan, hindi lang yung mapera ka. Hindi lang yung may puhunan. Kasi ako, marami akong naging customer, no, na naingan niya lang. Nakita nila kasi, kumikita, bumibenta, maraming tao sa harap. Nakakaingan niyo talaga, lalo na kung may malit kang pwesto. So, kung may malit ka ng pwesto, walang risk kasi hindi ka malulugi. Makakabenta ka from the long run, matututunan mo. Pero kung nahuhupahan ka, disadvantage talaga. Kasi tatalo ka sa upa kung doon mo palang sisimulan pag-aralan ang mga bagay. So, number 5 is product knowledge. Ano bang parts number? Para saan ba to? Saan gamit yan? Kasi kung ikaw magtitinda, lakang product knowledge, pag may bumili sa'yo, wala. Hindi mo rin maibibenta kasi hindi mo alam kung ano yung hinahanap ng customer niya. So, number 6 po. Yan. Ako, ito na gastos po ito. Kasi kailangan mo muna ng mga permit. DTI. Barangay permit. Yours permit. So, medyo gagastos ka dito. Siguro around 10,000 to 15,000. Kasi siyempre yung oras mo, alaan mo para makuha mo lahat dito. So ako po kompleto, may DTI, may mayors, may barangay, meron po tayong resibo, BIR, mahalaga po sabi. Pinakamahalaga po yung BIR kasi once na nag-operate ka, nahuli ka. So babayaran mo yung taon na nag-operate ka nung wala kang BIR. At kung wala ka naman pambabayad, eh, foreclosure ang tindahan. Kaya mahirap po magsimula ng hindi maayos. Dahil po tayo na kay Lord, sisimulan po natin ating negosyo ng maayos, ng walang aberya. So, meron mo mag-check, ipapakita. So, ito po, yung ilan sa pinakamahalagang kailangan po sa pag-start ng negosyo. So, number 7 siguro, yung mga mekaniko mo. Yan, kailangan kang kumuha ng mga experience mechanics. So ako naman, may mga mekaniko ako, 4. So pang 5 nga po ako. Dahil nagsimula ako, ako lang mag-isa talaga. Magawa po ako ng motor, ng bibiyak, chinese oil, chuchunap. So kung kaya pa lang yung power, yung gumawa ng motor, ako natuto lang ako by myself lang. At kung nagkaroon na ako ng konting kapital, lumago, bumili ako ng mga Mio. So, mabenta po kasi ang Mio. At binay and sell ko yan, nakakuha ko ng mga hindi umaandar. So, change oil, tune-up, electrical. Natutunan ko po yung paikot-ikot kung paano paandarin ang motor. So, advantage din po yung marunong ka kasi minsan, pag may bumibili sa shop, boss, ano ba, sira po ng motor ko. So, pwede kang mag... So, base po sa kanilang tanong, makapagbebenta ka ng mga produkto. Yun po sinasabi ko na kailangan meron kang product knowledge. Paano kung di mo alam? Di ano po isasagot natin. Electrical po yung tinatanong, bibigyan mo ng ano, langis, change oil. Di po ba? Meron po kasi ganun mga motorcycle shop. Marami po ko na-encounter na, kuya, pilalitan po ng stator, hindi naman po pala yun ang sira. So, wala na, hindi na pupunta sa shop mo yung susunod. Magkukwento pa yun sa iba. So, hindi mo mapapalakas yung shop mo kung ganun. Na-experience ko rin yan nung una, pero kung talagang di ko alam, hindi ko nalang siya pagbibigyan para for the sake of makabenta lang. At nakapag-build up ako ng confidence, ng trust sa customer. Siyempre, yung pagtitiwala nila sa sa'yo. Okay si kuya kasi hindi ako binentahan ng hindi naman pala yun. So, hindi yung kasisira ng shop mo kasi hindi pala si kuya nagdudunung-dunungan lang. So, naintindihan mo, bibili pa rin sila sa'yo. Kasi, tama, hindi mo sila napagbentahan, pero hindi mo sila binentahan ng mali. Yun ang mahalaga. Marami kasi dyan,
na once na sinosoli na, ayaw na kasi nabili na. Electrical kasi minsan, wala namang warranty. Pagka yan binili mo na, wala nang sulihan. Kaya lang, siyempre yung customer, may irita, magagalit. Hindi man kumibo yan, pero negative sign yun. Hindi na yung bibili sa'yo. Pero lang kung talagang ikaw na lang may tinda. Pero magtatanong pa rin, magsasama ng mekaniko yan. So, ito lamang yung mga tips na pwede mong pwede ko ma-share kung magsisimula ka ng motorcycle shop o motorcycle parts business. At yung mga supplier naman, marami tayong pagkukunan yan. So, isi-share din natin yan sa mga susunod nating videos. At I hope makatulong ang video na ito kung magsisimula ka ng isang negosyo. So, huwag natin pag-usapan yung kita. Dahil ako nang masukan. So, kung namamasukan ka ngayon, alam mo naman yung minimum yung maximum pay ng isang namamasukan. So, okay. Para kumita ka ng extra, you have to work overtime. Diba? You have to go sideline din. Sa motorcycle parts, above the maximum, kikitain mo kung maayos mong masisimula nung maayos mong mapapatakbo yung negosyo. So, kailangan din ng tiwala sa Diyos, kailangan din ng patnubay ng Panginoon dahil bibigyan kanya ng direksyon, bibigyan kanya ng kaliwanagan, talino, kung ano yung mga dapat mo at mga hindi dapat mong gawin. So, number one, you have to build in your customer's trust. And because you trust the Lord, and you trust your job, and you trust your business, and trust will go along the way. Kung magiging malinis ang iyong trabaho, magiging malinis ang iyong pakikituo sa mga customer. So, sa susunod po nating vlog, I hope ito makatulong. Ituturo ko naman po sa inyo kung paano patakbuhin ng isang maliit na negosyo. Kung paano siya paluguin, kung paano siya patagalin. Kasi napakalaki po ng market ng motorcycle. At saka marami rin po competitor yan. Kaya tuturo ko po sa inyo paano mabuhay, paano tumagal ang inyong shop. At for the meantime, ito lamang po ang aking i-share po ngayon. Tips on how to start a motorcycle business. So number one, you have to have a capital. Number two, you have to have a place or area. Or kung ito ba ay nirarental o ito ba ay sarili. Number three, you must know your product line. And number four, you must have a target market. Number five, you must have the product knowledge. Number six, yung mga kailangan po paano mag-start ng business, permits, DTI, etc. and BIR. Okay? God bless po. At sa susunod po nating vlog, I hope subscribe po kayo. Salamat po again. God bless.